Good evening po, Boss Katotohanan, at sa lahat ng tagapakinig sa Katotohanan at Misteryo Channel. Tawagin nyo na lang akong Vladimir. Mahilig talaga akong makinig na mga kwentong katatakutan mula noong panahon ng lola ko hanggang sa mama ko at ngayon sa mga horror channel sa YouTube. To be honest po, bago pa lamang ako sa inyong channel. Dahil sa quarantine, ay nadiskubre ko na may mga channel pala na ganito sa YouTube. Nakikinig lamang ako pero hindi ako nagpapadala ng kwento. Hanggang sa napakinggan ko sa kwento mong Kahinaan ng Aswang, iyong sinabi mo sa huli na may programa kang Share Your Story and Earn Money. Kaya naman naingganyo ako na magpadala ng kwento sa channel mo. Itong kwentong ibabahagi ko ay karanasan mismo ng aking lola noong 13 taong gulang pa lamang siya. Nakatira sila noon sa isang maliit na baryo sa isang bayan dito sa Misamis Occidental. Maliit pa lang daw ang bilang ng mga naninirahan sa kanilang baryo, kaya medyo malayo ang distansya ng bawat bahay doon. Ang bahay ng pamilya ng lola ko ay malapit sa ilog kung saan may flowing, yun bang tubig na palaging umaagos mula sa ilalim ng puno o bato. Malinis ito at maiinom, kaya naman karamihan ng kanilang taga-baryo ay dito nag-iigib ng tubig na maiinom. Wala pa kasing gripo sa mga panahong yun, hindi pa nakakaabot sa kanila. Pagsasaka at pagtatanim ng mais at saging ang hanap buhay ng kanyang mga magulang. Ang kuya naman niya ay 17 taong gulang ay nagtatrabaho na sa bayan, sa isang tindahan na pagmamayari ng isa sa kanilang kamag-anak. Umuwi lang ito sa kanilang bahay ng Sabado ng umaga at babalik naman sa bayan ng Linggo ng hapon, kaya't 2 araw itong nagpapahinga sa kanilang bahay. Alas 7 pa lang na umaga ay umaalis na ang kanyang mga magulang papunta sa bukid para magtrabaho, kaya't sa kanya naiiwan ang 3 taong gulang na kapatid para alagaan. Uuwi naman ang kanyang mga magulang ng alas 11 ng tanghali upang makapagpahinga at makapagtanghalian na rin. Babalik sa bukid ng mga alauna ng hapon at uuwi din pagka alas 5 ng hapon. Araw-araw ay ito ang naging pamumuhay ng aking lola at ng kanyang pamilya. Masaya at maayos naman hanggang sa may dumating na dayo sa kanilang baryo. Isang babae na nasa 40 ang edad, at tawagin na lang natin sa pangalang Aling Lupeng. Palakaibigan naman ito at nakikisalamuha din sa mga tao. Dahil na rin sa kaunti pa lang ang mga naninirahan sa kanilang lugar, ay agad naman siyang tinanggap ng mga tao doon. Isang umaga, habang naglalaro silang dalawa ng kanyang nakababatang kapatid at nagwawalis ng bakuran ang kanyang nanay, ay nakita niyang nag-iigib ng tubig si Aling Lupeng. Dahil nga sa nadadaanan lang ng mga nag-iigib ang kanilang bahay, ay hindi maiwasan na kausapin at batiin ito ng kanyang ina. Nagkwentuhan sila ng kanyang ina. Sabi nito ay galing daw siya sa isang malayong baryo. Nagkaalitan daw sila ng kanyang mga kamag-anak, kaya lumayo na muna siya at nanirahan sa ibang lugar. At ayun na nga, napadpad siya sa lugar namin. Habang nag-uusap sila, ay napansin ng lola ko na panay ang titig ni Aling Lupeng sa kanilang dalawa na magkapatid. Hanggang sa magtanong daw ito ng, "Sila ba ang mga anak mo?" "Ah, oo, ang pangalawa at bunso kong anak," sagot naman daw ng kanyang ina. "May panganay pa ako, pero nasa bayan nagtatrabaho, kaya sila lang dalawa ang nandito." Dahil naman sa likas na madaldal itong ina ng lola ko, ay naidugtong naman ito. "Palagi niyang naiiwan namin ng asawa ko silang dalawa dito sa bahay dahil nagtatrabaho kami sa bukid." Nang marinig ito ni Aling Lupeng, ay bigla daw itong napangiti at nagsabing, "Ah, ganun ba?" Hanggang sa magpaalam na ito at umalis. Pero bago pa lamang ito makalayo, ay tumingin ito uli sa lola ko at sa kapatid niya at ngumiti ng makahulugan.
Medyo nangilabot daw noon ang lola ko dahil parang hindi siya komportable sa mga ngiting iyon. Hanggang sa sumapit ang araw ng Sabado. Alauna iyon ng hapon. Kakaalis lang daw ng kanyang mga magulang papuntang bukid. Binilinan siya nito na isara muna ang pinto ng bahay bago magpatulog sa kanyang kapatid. Inaantok kasi ang lola ko tuwing magpapatulog siya ng kanyang kapatid sa duyan. Kaya't isinasara muna niya ang pinto. Depensa na rin sa mga magnanakaw. Habang patulog na ang lola ko sa kwarto, ay bigla na lang umiyak ng malakas ang kanyang kapatid na nasa duyan, na parabang natatakot ito. Agad naman siyang tumayo at kinantahan at mahinang niyugyog ang duyan para tumahan ang kapatid. Pero patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Ilang sandali pa raw ay may narinig si Lola na mga yapak ng tao na papunta sa kanilang bahay at nasa harap na ito ng pintuan at nagsalita sa malamig na boses. "Tao po, may tao po ba riyan?" Napagtanto ng lola ko na ang tinig na iyon ay sa isang babae. Dahil sa hindi niya maiwan ang kapatid ay sinagot na lang niya ito sa loob. "Wala po dito sina mama at papa. Ano pong kailangan nyo?" Sumagot naman ito. Ineng, pwede bang makiinom ng tubig? Uhaw na kasi ako. Bigyan mo ako ng tubig." Nang marinig ng lola ko ang pakay ng babae sa labas, ay sumigaw ito sa kabilang kwarto. "Kuya, puntahan mo muna yung babae sa labas. Makikiinom daw siya ng tubig. Hindi ko kasi maiwan si Dodong. Bigyan mo muna." Sumagot naman ang kuya niya na sa mga oras pala na iyon ay nasa kabilang kwarto lang at nagpapahinga. Dahil nga sa Sabado at araw ito ng kanyang pahinga. Sumagot naman ito, "Anong tubig? Inasa malapit lang tayo sa flowing dyan. Ang lakas-lakas ng flowing dyan tapos manghihingi ng tubig dito." Pagkasabi daw nito ng kanyang kuya ay bigla na lang naglakad ng mabilis papalayo ng kanilang bahay ang babaeng nasa labas at mahinang umangil na parabang tunog ng pagkadismaya sa nalaman. Nang silipin ng lola ko ang bintana ay nakita niyang mabilis itong nakalayo sa kanilang bahay. Pero kahit malayo na ito ay nakilala pa rin ng lola ko kung sino ang babaeng iyon. Lumabas ang kuya niya mula sa kwarto. Binuksan ang pintuan at nagsabing, "Sino ba yun? Kilala mo ba yun?" Sagot ng lola ko, "Si Aling Luping yun kuya, yung dayo." Nang hapon ding yun, pagka-uwi ng kanyang mga magulang, ay sinabi agad ng lola ko ang nangyari sa kanila. Labis na pagtataka ang naramdaman ng kanilang mga magulang. Sabi ng tatay niya ay nakasalubong niya pa daw si Aling Luping kanina. Habang papunta sila sa bukid, mag-iigib lang daw ito ng tubig, kaya't bakit nang hihingi ito ng tubig sa kanila? Dahil sa pangyayari, ay ninais na kumprontahin at tanungin ng mga magulang ng lola ko si Aling Luping. Pero kinabukasan ay nalaman nilang umalis na raw ng kanilang baryo ang matanda. Pinuntahan nila ang kubo nito at nalaman nilang wala nang ito dahil maski isang gamit ay wala nang natira. Siguro masasabi niyo po na hindi naman nakakatakot ang naging karanasan ng lola ko. Maski ako ay nagsabing hindi naman iyon nakakatakot, Lola. Pero nang malaman ng lola ko at ng pamilya nito ang istorya ng tunay na pagkatao ni Aling Luping at madilim nitong nakaraan, ay sobrang kilabot at sindak ang naramdaman nila. Ganito daw po ang totoong nangyari. 2 linggo mula nang mawala si Aling Luping ay biglang kumalat sa kanilang baryo ang balita patungkol sa tunay na pagkatao ni Aling Luping. Ikinalat ito ng isa sa mga kabaryo nila. Nalaman daw niya ito sa isa sa kakilala niya na kapitbahay pala noong si Aling Luping at ito ang isinalaysay niya. 10 taong gulang pa lamang si Luping nang maulila ito sa kanyang mga magulang kaya kinupkup na lang ito ng kanyang tiyahin. May pinsan naman itong isang babae na itinuring na siyang parang tunay na kapatid.
Hanggang sa magdalaga at mag-asawa ang kanyang pinsan, ay isinasama pa rin siya nito sa pagbukod nila ng bahay ng kanyang asawa, para na rin may makakasama ang kanyang pinsan sa bahay kung nasa trabaho ang asawa nito. Hanggang sa magbuntis at magsilang ng anak na babae ang kanyang pinsan. Si Luping daw ang naging katuwang nito sa pag-aalaga noong bata. Lumipas ang 2 taon at 2 taong gulang na rin ang anak ng kanyang pinsan, ay nabalitaan niya sa isang kakilala na naghihingalo na raw ang lola niya sa mother side. Ito na lang ang natitira nitong kamag-anak niya sa ina. Hindi rin siya masyadong malapit sa lola niyang ito dahil na rin nasa malayo ito nakatira. Minsan din ay naibalita na rin iyon na may lahi daw aswang ang pamilya ng kanyang ina. Pero dahil na rin sa maagang namatay ang kanyang mga magulang dahil sa disgrasya, ay nakalimutan na ito sa paglipas ng panahon. Nagpaalam siya sa kanyang pinsan na bibisitahin ang kanyang lola. Mawawala lang ito ng mga ilang araw at babalik din. Pinayagan naman siya nito. Pero isang araw lang ang lumipas noong umalis si Luping, ay nalaman nila na patay na ang kanyang lola. Kaya naman ilang araw pang nawala si Luping dahil sa ibinurol pa nito ang kanyang lola. Pagkalipas ng 1 linggo ay nakabalik na din si Luping sa bahay ng kanyang pinsan. Napansin ng pinsan niya na medyo tulala at hindi gaanong nagsasalita itong si Luping. Pero hindi lang nila ito binigyan ng kahulugan, dahil nga sa tingin nito ay pagod at puyat lang ang nararamdam nito, at dahil na rin siguro sa lungkot ng pagkamatay ng kanyang lola, kaya't pinagpahinga na lang muna nila ito. Isang araw lang ang lumipas ay naisipan ng kanyang pinsan na maglabas sa ilog. Malapit lang din kasi sila sa ilog, kaya dito na rin sila naglalaba ng kanyang mga damit. 30 minuto lang naman itong mawawala dahil sa kaunti lang naman ang labahan nito, mga lampin lang ng kanyang 2 taong gulang anak. Tulad ng nakagawian ay ibinibilin muna kay Luping ang kanyang pamangkin upang bantayan na noon ay mahimbing lang na natutulog sa duyan na nasa sala lang din ng kanilang bahay. "Ikaw muna ang bahala kay Baby Peng, ha? At maglalaba lang ako sa ilog," bilin pa ng kanyang pinsan. Sumagot naman ito sa mahinang boses, "Oo, ako na bahala sa kanya, insan." Pagkalipas ng 30 minuto, pagkatapos maglaba, ay naglakad na papauwi ng kanilang bahay ang pinsan ni Luping. Malayo pa lang ito ay naaaninagan na nito ang kanilang bahay. Bukas noon ang kanilang pintuan, kaya makikita agad ang duyan na nasa sala kung saan pinapatulog ang kanyang anak. Habang papalapit siya ng papalapit, ay nakita raw niya na parabang may bahid o mantsa ng pulang likido ang duyan. Puti kasi ang kulay nito at matingkad, kaya madali mong mapapansin kung may ibang kulay na humahalo. Hanggang sa nasa bakura na siya ng kanilang bahay at napahinto siya. Nabitawan niya ang kanyang nilabhan at napatakbong pumasok sa kanilang bahay. Pagpasok niya ay nakumpirma niya na may bahid nga ng dugo ang duyan, pero wala ang anak niya dito. Nakita na lang niya ang mga patak ng dugo na papunta sa kusina ng kanilang bahay. Sobrang kaba ang naramdaman niya habang sinusundan ang bakas ng dugo papunta sa kusina. Para bang gumuho ang kanyang mundo nang makita niya sa sahig ng kanilang kusina si Luping. Nakaluhod ito habang kinakain ang laman loob ng kanyang 2 taong gulang na anak. Tama po kayo nang narinig. Si Luping ay kinakain ang kanyang sariling pamangkin. Halos hindi makapagsalita ang kanyang pinsan sa nasaksihan. Para bang nawalan ito ng lakas dahil sa karumaldumal na nadatnan. Hindi rin siya agad napansin ni Luping dahil parang hayok na hayok at sarap na sarap ito sa kanyang kinakain. Hanggang sa sumigaw na ang kanyang pinsan, "Luping! Anong ginawa mo sa anak ko? Demonyo ka! Halimaw ka!"
habang umiiyak ng malakas. Nang marinig ito ni Luping, ay agad itong umatras. Nang lilisik ang mga matang tumingin sa kanya at umangil na parang mabangis na hayop na inagawan mo ng pagkain. Halimaw ka! Bakit mo ito nagawa sa anak ko? Patuloy pa ng pinsan ito habang humahagulgol sa pag-iyak. Hanggang sa ilang sandali lang ay may sumigaw mula sa labas. Inday! Anong nangyayari dyan? Isa ito sa mga kapitbahay nila na noon ay napadaan lang sa kanilang bahay. Nang marinig daw ito ni Luping, ay bigla na lamang itong tumakbo papalabas ng likod ng bahay at tuluyan nang nilisan ang bahay ng kanyang pinsan. Mula noong araw na iyon ay hindi na nagpakita pa si Luping sa lugar na iyon. Ilang linggo ring nawala sa sarili ang kanyang pinsan, pero gumaling din ito at naisalaysay ang buong pangyayari. Pinaghahanap na si Luping ng kanyang mga kamag-anak dahil napagtanto nila na ito siguro ang nagmana ng pagkaaswang ng kanyang lola noong namatay ito. Pero hindi na nila ito nakita pang muli. Nang malaman ng pamilya ng lola ko ang madilim na nakaraan ni Luping, ay doon lang sila nakaramdam ng sobrang takot at kilabot. Naisip nila kung ano kaya ang nangyari sa kanila kung binuksan nila ang pintuan at nagkataon na wala doon ang kanilang kuya. Siguradong may masamang nangyari sa kanila dahil naisip nilang kung nagawa ni Luping sa kanyang sariling pamangkin ay papaano pa kaya sa kanila. Mula noon ay hindi na sila iniiwan pa ng kanilang mga magulang. Isinasama na sila papuntang bukid at nagtayo na lang ng maliit na kubo malapit sa may maisan ang tatay niya para mapagpahingahan nila habang nagtatrabaho ang kanilang mga magulang. Dito na lamang po ang hangganan ng aking kwento. Sana'y mapagbigyan nyo na ma-narrate sa inyong channel. Sir Vladimir, maraming salamat po sa pagbabahagi mo ng kwento ng iyong lola. Nagustuhan ko po ang kwento at sigurado naman ako na magugustuhan din ito ng mga katribo natin dito sa Katotohanan at Misteryo. Sa lahat naman po ng ating mga tagapakinig, maraming salamat po sa inyong paglalaan ng oras para makinig dito sa ating munting channel. Maaari din po kayo magpadala ng sarili niyong kwento para maisali sa ating program na Share Your Story and Earn Cash. Ipadala lang po sa email na nakalagay sa bidyong ito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.